ang pagsasabi ng totoo, pero ang atin, hindi nangyari o hindi totoo yung sinasabi natin, yung sinasabi nila. Pangalawa, hindi totoo yung sinasabi nila. Pangulo yung CSP Student Council sa paglulunsan at pag-address ng issue ng campus security. Kahit pa walang nangyayari ganito, preventive tayo at hindi reactive. Nandyan yung maghihanda ka kung saan nag-post tayo ng mga numbers na matatawagin natin in cases of emergency, nandyan yung sa fire, sa police, at syempre sa bumbero. Pangalawa, nandyan yung first ever security awareness week kung saan in-engage natin yung administration at iba't ibang sectors, ibang yung UP community. Dahil para mag-conduct ng series of forum para sa security at syempre mag-conduct ng series of defense workshops, self-defense workshops na personally na-attendan ko. 1 minute. Just to reiterate, una, may nagawa ang CSSP Student Council at ang pangalawa, ang lahat ng nagawa ng CSSP Student Council ay hindi reactive, kundi preventive. Thank you. Now for this, yung point ng gentleman na nauna sa atin, maganda nga yung napaka-model nga ng college student council na ito. Bakit? Kasi lahat, kung mapapansin nyo, halos lahat ng kanilang mga programa ay model. Kumbaga, ipopost mo, ipopublicize mo. Di ba? Ganon? So, I think, paano siya naging preventive kung magbibigay ka lang ng mga salita na magsasabi na, we condemn, we condemn, we condemn. Ngayon, more to the point, tingnan natin yung sitwasyon na nangyari sa pre-med society at sa iba pang mga tambayan sa DOST dun sa gilid ni Mang Mon. May nag-break in sa kanila. We don't even know about it. May nawalan ng laptop at ng projector. So, bakit hindi natin ito alam? Bakit? Kasi kapag sensationalized na lang yung issue, tsaka lang tayo magkakaroon ng stand, tsaka lang tayo magsasalita. Bakit gano'n? So, ang ganito ang gawin natin. Nagkaroon tayo ng consultation for tambayans. Bakit hindi sinama yung mga CSSP households? Bakit hindi sinama yung mga fraternities? Dapat inclusive yan. Kasi kapag may nangyaring masama, sino yung target? Hindi lang naman CSSP based or siya. Sasabihin ba na magnanakaw, taga-CSSP ka ba? 5-7. Hold up ko. Diba? So, dapat sa pag-formulate na si... They say they're preventive. Did anyone here actually attend that self-defense thing? Kasi ako, I didn't even hear about it. They say they're preventive and they're not reactive. Pero alam niyo yun, kung hindi ka na nga makaka-prevent, kahit naman papano sana, mag-react ka. I'm sorry, I usually sound very formal, pero I just remember they said na trauma ng iba. Hindi, professor ko yun eh, parang nanay ko yun, nasasaktan din kami. Nasasaktan ang mga mag-aaral dahil we are one college. Furthermore, to add to my good friend Arvin's statement regarding the sensationalizing of issues, bakit frag-related violence may call to action? Bakit yun nangyari kay Ma'am Franco? Wala. Sa totoo lang, napakasakit para sa isang mag-aaral na ang nangyari sa isang profesor ay hindi binibigyang pansin ng mga kapwa mag-aaral. And I'm not just talking about the professors, I'm talking about the small crimes that happen. I'm talking about each and every person na nahuhold up near AS, na nahuhold up from CSSP, and nahuhold up sa UP. We must remember, we are not just a college, we are part of a university, we are part of a community, and as students, we must have a voice which is whole and compassing para kipang. Ano, napuro ganito yung sabi ng ibang partido tungkol sa atin na sila nga mismo ay walang ginawa sa mga isyong ganito. Buti